Ayan. So, another video na naman po ang gusto kong i-share sa inyo. So, sasamantalahin ko na dahil ang tagal ko ngang hindi nakapag-upload ng video. Actually, wala nang tayuan tong paggawa ko ng video dito. Kaya mapapansin nyo pare-pareho ko yung damit ko, no? Sa sunod-sunod kong video. Okay, ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay paano kung meron po tayong karamdamang physical. So, ano yung dapat natin gawin and ano yung mga makakatulong din sa atin mentally, no? Para mag-heal tayo. Okay, friends. Dahil hindi naman po ako doktor, natural, hindi po ako magre-reseta sa inyo ng gamot, no? Ng mga medicine o kung ano man. Pero, bagamat hindi po ako doktor, alam nyo kung sino yung doktor natin? Siyempre, walang iba kundi si Lord. And si Lord yung pinaka-the best doktor natin. Nating lahat, kahit ng doktor, no? Si God pa rin ang doktor ng mga doktor. And kahit pagsama-samahin pa natin lahat ng magagaling na doktor sa buong mundo, si God pa rin ang pinakamagaling na doktor. Well, I'm sure naniniwala din kayo dyan. Diba? Yun ang faith natin na si God is our miracle healer. At yun yung bulag, nakakakita ulit, yung pilay, nakakalakad, and even patay na, nabubuhay pa ni God. O, diba? Dahil siya nga yung doktor natin, so ano yung mga inireseta niya sa ating gamot? Okay. Number one, friend, ito, libre, libre. Alam mo yun ang kagandahan kay Lord. The best na nga siyang doktor. Libre pa yung gamot ni Lord. O, diba? And available po siya sa ating lahat. Okay. Number one, pahinga. Yung rest, friends. Diba? Isama natin yung rest and sleep. Kapag tayo ay nagkasakit, ibig sabihin lang din nun, na-overwork natin yung katawan natin, na-overwork natin yung pag-iisip natin, kaya susceptible tayo doon sa mga bad bacteria or mga viruses na nasa paligid lang naman natin. Diba? Kasi mahina nga tayo dahil pagod na tayo. Ganun. Kumbaga sa boxing, ano ka na, lobat ka na, no? Wala, kulang ka sa training, madali kang ma-knock out. Something ganun. So, we have to recharge. And yung pagre-recharge natin is kasama na yung sleep doon. Kaya, gamot na po yun. So, iwasan po natin magpuyat. Kailangan, mahaba talaga yung oras natin ng tulog. And, pag humiga tayo, as in, huwag ka na mag-isip, no? I-rest mo din yung mind mo. Yun yung totoong rest and recharge na tinatawa. Number two is yung sikat ng araw. Oh, friends, libre lang yun, di ba? Lahat naman tayo, nasisikatan ng araw. So, mo isipin na baby lang yung nagpapaaraw. Hindi. Ako, sa 51 years old na ako, ha? Nagpapaaraw pa po ako. Kasi yun yung best na gamot and vitamins ng baga natin, ng buong katawan natin, kung ano yung nasisikatan ng araw. Hindi lang yung likod, friends, pati yung harap. Paharap ka din sa araw kasi sasaluhin mo talaga yung biyaya ng araw. Lalo na ngayon, no, medyo jetta tayo sa sikat ng araw kasi halos isang linggo ng umulan. Diba? So, kailangan talaga natin magpaaraw. At papansin mo, friends, hindi mo nakikita, pero yung effect niya is talagang nanunuot, no, sa bawat himay-may ng cells natin na basta mararamdaman mo na yung init, sobrang nakakaginhawa, lalo na yung mahirap huminga kasi may tubig sa baga nila. Yun, friends, magpasikat po sila sa araw. Talaga magbabad sila dun para natutuyo. Kasi napipenetrate ng araw yung baga natin, alam mo, yung mga virus na napapatay niya, ganyan, mga bad bacteria. And natutuyo yung tubig, kaya igiginhawa yung paghinga. Paglanghap ng hangin sa dagat. Diba, karamihan sa mga may sakit, nagpupunta sila sa dagat, ganyan. Or kung malayo ka naman sa dagat, maski nature lang. Kaya nga, ang ganda-ganda, friends, na meron po tayong mga halaman sa bahay or puno, ganyan. Kasi, lalabas ka lang, mapapalitan na yung oxygen mo. Diba? May bago kang malalanghap. Pag inhale, exhale mo sa harap ng puno, sa harap ng halaman, napapalitan ng bagong oxygen yung ating katawan. Given na given na kumain ng prutas at mga gulay. Yan. Kasi nga, nandoon yung mga, doon talaga sinupply ni Lord yung mga sustansya, ng mga minerals, vitamins na kailangan ng katawan natin. Okay. Next, friends, kailangan din natin ng family support. Ba't ba tayo may family? Ba't ba tayo binigyan ni Lord ng family? Kasi kailangan natin ng family support and love. Sa panahon na mahina tayo, kasi lahat tayo dadanas ng sakit, friends. No? Hindi porkit pari ka, pastor ka, super bait mo, hindi ka na magkakasakit. Dadaan at dadaan tayo doon, friends. So, sa panahon na mahina tayo, kailangan natin ng family support. Yung love, yung ipadama natin sa taong nade-depress or sa taong mahinang ang katawan niya, na love natin siya, inaalagaan natin siya. Ma-feel nila, yung kailangan, friends, strong yung energy natin. Diba? Kaya nga halimbawa, friends, halimbawa, dadalaw ka sa may sakit, ha? Make sure na strong yung energy mo and positive para yun yung maa-absorb niyang energy. Huwag yung
takot at takot ka, hinang-hina ka, ganun-ganun. Kasi yun ang ma-absorb niya. Imbis na makakatulong tayo sa kanya, eh, hindi tayo makakatulong. Bagamat gusto natin, kaya lang yung energy natin, eh, mahina. Ganun. And so, very critical po yun. Tulungan natin yung sarili natin na maging positive and strong para sa loved ones natin. May kamag-anak po tayo na may sakit, di ba, kailangan i-send natin sila ng positive energy, positive and strong energy, no, para yun yung magpapalakas sa kanila. Okay? Friends, manood din tayo ng mga nakakatawa. No? Yung mga healthy comedy videos. Kasi laughter is the best medicine din, di ba? Nasa Bible yan. Malaking tulong talaga na masaya yung kalooban natin. Para kasing masahe yun eh, sa baga natin. Yung tatawa ka talaga ng malakas. Parang namamasahe yung mga organs natin sa katawan. Ganun. Nakikiliti sila, ganyan. Kaya sumasaya sila. Okay. Another friends is, makinig din tayo ng mga Christian songs. No, basta spiritual songs. Gusto ko ano man yung religion mo. Yun. And maganda kung malakas siya para yung itataboy mo ba yung mga black energy, yung mga negative vibes, ganyan. So, ipalibutan mo yung paligid mo ng magandang energy, ng positive energy. Bukod doon sa spiritual songs, makikinig din tayo sa mga spiritual teachings. Yan, sa mga pastor natin, friends, or sa mga monks. And ito pong last na, actually marami pa eh, yung magkakaroon tayo ng libangan, no? Mag-isip ka ng pagkakalibangan mo. And tapos, dahil mahina ka pa, pero kailangan mong gumalaw-galaw. So, stretching, malaking bagay din. Yung unat-unat mo lang yung kamay mo, ganyan, paa mo, okay na yun, friends. And mag-share din ako minsan sa inyo ng best exercise. Ito ah, isang exercise na almost 3 months ko palang ginagawa. Eh, feeling ko pumaya talaga ako. Tapos, basta nakaka-healthy siya na exercise. And very, very simple. Share ko rin yan sa inyo one time sa ating video. Abangan nyo po yan. Okay? Last but not the least na way para makatulong sa health natin. Ito, friends, ah. Ito, friends, medyo kakaiba. Alam mo kung ano? Kausapin natin at kaibiganin natin ang mga cells natin. Okay? Friends, nako, alam mo ba na pwede natin kausapin yung puso natin, yung lungs natin, yung kidney natin, every small cells natin, pwede natin silang kausapin. Through meditation natin, or nakahiga ka lang, nag-imagine ka na kinakausap mo sila. Friends, anong sasabihin natin sa kanila? Ganito po. Una, friends, kailangan po natin humingi ng sorry sa kanila. Kasi, naabuso po natin sila, sa totoo lang, no? Sa tagal ng taon ng binuhay natin sa mundo, hindi pa tayo ganun ka-wise, no? Lalo na nung kabataan natin, nagpapalipas tayo ng gutom, nagbibisyo tayo, nagpupuyat tayo, marami tayong, or nakakakain tayo ng mga nakakasama sa katawan natin, so marami tayong bagay na naabuso natin siya, or na-overwork tayo, pagod ka na, sige ka pa rin, diba? Puyat ka pa rin, trabaho ka pa rin, ganun, dahil sa pera, ganun. Maghingi po talaga tayo ng forgiveness, ask po tayo ng tawad sa cells natin, kasapin natin siya na cells, my cells, my organs, every part of my body, sorry sa inyo, sa mga nagawa ko, na naabuso ko kayo, nasaktan ko kayo, imbis na makatulong ako sa inyo, na burden ko kayo, ganun, sorry talaga. And gusto ko rin magpasalamat, no, ito ah, magpasalamat sa inyo sa lahat ng efforts nyo na ginawa sa unconditional love nyo, na bagamat naabuso ko kayo, pero continuously, nagtatrabaho kayo, gumagawa kayo, kumikilos kayo para magkaroon ako ng health, no? Na mabuhay ako. Ganun. Salamat sa pagtatrabaho nyo, salamat sa pagkakaisa nyo, salamat sa patuloy nyong paggawa ng ano mo yun, ng purpose nila sa buhay nila. Yun ang life purpose ng cell, yun ang life purpose ng organs, na tumipok ng tumipok yung puso natin, di ba, mag-supply ng dugo yung ganitong part ng organ natin, no, di ba, may kanya-kanya silang purpose or responsibility, and ginagawa nila yun even without us, no, asking them or telling them to do that. O puso, mag-pump ka na, puso, mag-ano ka na, ganyan. Diba? Hindi natin sila inuutusan, pero kusa silang gumagawa. Kaya pasalamatan natin sila doon. And maging friends na natin sila. So, simula ngayon, friends, no, makikipag-cooperate na ako sa inyo, naaalagaan ko kayo, mamahalin ko kayo, hindi ko na kayo aabusuhin, ganun. Diba? Mag-exercise na ako para talagang flexible yung katawan mo. Kakain ako ng mga substantial pagkain para masusuplayan ko kayo ng vitamins and minerals, magiging mas malakas kayo. Tapos, mag-iisip na ako ng maganda para hindi ko kayo nag-burden, hindi kayo nanghihina,
hindi kayo natatakot, mga something ganun, friends. So, pag naging kaibigan mo na sila, mapapansin mo yung friends na lumalakas na yung resistensya mo. And sabihin natin sa kanila na, cells, organs, ganyan, puso, lungs, ganyan, kung magkaisa na tayo lahat, no? Maging cooperative tayo sa bawat isa, magmahalan tayo, magmalasakitan tayo, na kung sino man yung nangihina, halimbawa, mahina si right knee, yung right na tugod mo, o tulungan natin si right knee, ganyan, magkaisa tayo, kausapin natin si right knee, magtulungan tayo, yung energy natin, dalhin natin kay right knee, ganun. Nako friends, effective na effective yan friends. Matutuwa yung cells mo, matutuwa yung organs mo, and mas mai-inspire sila na magtrabaho, na mas lalong gumawa, mas lalong mai-inspire sila sa buhay nila, diba? And we also pray na, cells mag-regenerate, no? Mag-regenerate pa kayo ng bago, ng balusog, ng masayang cells. Magparami pa kayo. Ganun. And if ever, halimbawa, may pumasok na virus, may pumasok na bad bacteria sa katawan natin, ganyan. Ang imagination naman natin na sasabihin, kung meron man na mga foreign cells or mga virus na pumasok sa atin, let us win them over with love, no? Kaibiganin natin sila, mahalin natin sila, gawin natin silang kaisa natin para lahat tayo ay hindi magsisiraan or magpapatayan yung mga cells natin, kundi magkakaisa sila, magkooperate sila lahat para sa health natin, sa well-being natin, sa buong kalusugan ng katawan natin, friends. Yun. Hindi ko alam kung nagigets niyo yung sinasabi ko, no? Medyo kakaiba po yung sinasabi ko, pero kung maniniwala lang po talaga tayo, ang laking tulong. Friends, hindi ka po gagastos ng kahit 5, alam mo, gwapo. Hindi naman duli. 5 gwapo. Kasi libre lang po yung gamot na binibigay sa atin ni Lord. Diba, amazing talaga si Lord. Miracle talaga, friends, si God. Kaya, miracle healer natin siya. Kaya, the best talaga si Lord na paniwalaan natin. Okay? So, friends, i-practice po natin yun. And, yung ulit-ulitin ko dito sa ibang video ko para mas ma-register sa mind natin. Ano pong ibig sabihin nung sinasabi ko na thank you for this opportunity to serve the God in you? Kasi naniniwala po ako na bawat isa po sa atin, suma sa atin si God. Nasa atin po si God. Diba sa Bible sabi, the kingdom of God is within you. Nasa sa atin po si God. So whatever na gawin po natin sa kapwa natin, parang ginawa natin kay Lord. So if I serve you, if ever na nakatulong man po yung dinadaldal ko, hindi po ako yung nakatulong sa inyo. Friends, hindi po ako yung nagpapagaling, hindi po ako yung magaling, hindi po ako yung mahusay. No, wala po akong kaalam-alam, wala po akong kagaling-galing, wala po akong kakayanan sa sarili ko. Lahat po kay Lord. Lahat po pinagpapasalamat po kay God. Lahat po galing kay Lord. Kaya sa Kanya lang po tayo magpapasalamat, sa Kanya po tayo magpupuri, sa Kanya po tayo magbabalik ng alam mo, ng gratitude natin, ng taos po sa nating pasasalamat sa mga biyaya na patuloy at patuloy na binibigay sa atin ni Lord kahit hindi pa tayo humihingi. Okay, so kung ano man yung magawa ko po sa inyo, parang ginawa ko na rin kay Lord. And friends, bakit ko yung ginagawa? Kasi friends, sa sobrang dami ng ginawa, yung pagpapala ni Lord, milagro sa buhay ko, paano ba ako makakabalik? Di ba ganun yung nature natin na pag may ginawang maganda sa'yo yung kapwa mo, ang tendency, gusto mong balikan, gusto mo rin siyang regaluhan, gusto mo rin siyang bigyan ng pabor kung ano yung ginawa niya sa atin. Di ba ganun? Si God, is spirit siya. Hindi ko siya, alam mo, hindi ko naman siya pwedeng regaluhan. Oh Lord, ito na yung regalo ko. Salamat, pinagaling mo ko ha. Oh salamat Lord, ibibigyan kita ng 1,000, 2,000, o kahit ilang pera pa yan. Di ba? Hindi ko yun magawa kasi spirit si Lord. So, anong way ko para ipakita ko kay Lord yung pasasalamat ko sa Kanya? Ito yung pag-share ko sa inyo, no? Ito yung pagbabahagi ko sa inyo, pagpapatunay, pag-testify ko sa inyo kung gaano kabuti, ka-amazing, kadakila si Lord. Yun. At kapag nakatulong sa iyo, 'di ba? Matutuwa si Lord sa akin, sa iyo, dahil nagkatulungan tayo. O 'di ba? Yun na yun, napangiti natin si Lord, 'di ba? So kahit hindi tayo nakapagbigay ng material na bagay sa kanya, pero napangiti natin si Lord, napasaya natin si Lord sa mga ginagawa natin sa buhay natin at sa kapwa natin. Ay, the best. Amazing. Okay? So friends, I hope na nakatulong sa iyo yung video ko. So marami pong salamat. Again, thank you Lord for this opportunity to serve you, no? To serve the God in you.
Okay, salamat po.